Hello guys, welcome sa ating channel. Gagawa po tayo ng tutorial about sa SIM registration kasi kailangan nating mag-register na ngayon sa mga SIM card natin. So, punta lang tayo sa Chrome. Yan, search lang natin yung sa mga Globe po ito, Globe sa KTM yung gagawa natin. So, new.globe.com.ph .sim.rec. So yung pinakauna pwede nyo i-click yung pinakaunang lumabas. Yan. So yung pinaka tapod na lalabas yung may home newglobe.com.ph, click nyo po yan. So ayan, hintayin lang natin konti. So yan, may lalabas na po siya na registration. Register your SIM now. Yan, may Republic Act na po na nakalaan dito na po, na kailangan na nating mag-register sa mga SIM card natin. Kasi pag di na-register yung mga SIM card natin, sa loob ng 180 days, madi-deactivate po yung mga SIM card. So, enter lang natin yung number natin, Globe sa KTM. Enter lang natin. So click natin yung register pagkatapos. After that, magsisend sa atin ng OTP, one time pin. Ayan. So enter yung one time pin natin, 6-digit. Ayan. So pagka-enter nyo yan, maka-proceed na kayo sa next step. Ayan. So we're checking your details. So about you, i-enter nyo po yung mga information nyo dito, yung name nyo, last name, birthday, saka yung address. Ayan, nandyan lahat. So yung mga naka-asterisk, kailangan nyo pong i-fill up yan kasi di kayo maka-proceed sa next step kung kulang-kulang yung mga information nilagay nyo. So dyan, i-fill up natin yung sa atin. So yan, enter natin name, last name. So yung middle name pwedeng hindi nalagyan pero pwede rin lagyan kasi hindi naka-require yung middle name. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin. Saka yung birth date nyo, month, day, saka year. So yan, lagyan nyo yung month, date, saka year. Complete po yung year, yung tatlong, apat na digit po yung anong year. So yan yung 6 yung kasarian nyo po. So, kung may suffix kayo, kung may junior, the third, senior, yan, lagyan nyo po. Kung wala naman, pwede rin pong hindi nyo lagyan. So, lagyan natin yung nationality natin. So, Filipino po tayo. Philippines lagay natin. So, dito sa sa registration type, may nakilagay po dito, owner. Kung ikaw yung nag-register, ikaw yung may-ari ng SIM card. Pwede rin kayong maglagay ng guardian saka parents kung sa anak nyo yung niregister nyo. Yan o. Pwede, may pipilian po kayo. So yan, type lang natin yung address natin, yung unit number, house number, saka anong street kayo, then yan, dito pwede nang lagay yung province nyo, barangay, zip code. So enter nyo lang yung kung anong lugar kayo, nandiyan naman yun, pipilian, may pipilian naman kayo.
So yan, hanapin natin sa atin. So click lang natin dito. Then city. Pag after yung province, city pala susunod. Sa akin, barangay sinunod ko, mag-back pa rin ako sa barangay mamaya. Kasi ano, inuna ko yung barangay, dapat pala dito sa city. So ayan, makikita nyo mawawala yung barangay. Dapat pala city yung unahin. City, lagay nyo city. Tapos pag-click nyo yung ano nyo, lagay nyo rin yung zip code. Pag-click ng barangay, di may lalabas na may pagpipilian na kayo. Ayan. Check na rin. Sa akin kulang pa, hindi pa na blue yung next. Kasi yung barangay pala. Yan, na-click ko yung barangay. Nandun na yung mga barangays. Pwede nyong piliin yung barangays nyo. Hindi na kayo mag-type. Click nyo yung barangay nyo. Ayan. So, napapansin nyo guys, nag-blue na po yung next. Ibig sabihin po, kompleto na po. Pwede na po tayo mag-proceed sa ano, next step. So, ayan. So, kung okay na, check nyo lahat. Kung okay na, pwede na. Click natin yung next. So, verify identity na naman tayo. So, dito guys, kailangan natin ng ID natin. Kailangan ID saka selfie. Sa photo pala, kailangan natin ng 2 MB lang yung ano, tinatanggap nila. So, kung pwede kayong mag-edit na yung ID nyo, picture nyo, saka edit nyo, i-crop nyo, para di kayo mahirapan. Yan. Pag-click nyo ng ano, upload photo, o upload or take photo. Then, click nyo yan. So, click lang natin. Yan. I-edit nyo yan yung ano nyo, mag-edit na kayo sa ano, sa ID nyo, kasi 2 MB lang tinatanggap nila. So, click natin upload photo. Teka lang ha. Yan. Kailangan pala natin magano, anong uri ng ID gamitin natin. So, gamitin ko ito yung ano, ginamit ko yung humid ID ko. Click na natin yung humid ID. So yan, lagay natin yung ID number natin. Hintay lang natin ID number natin. Make sure nyo po na tama yung nilalagay nyo, kasi sensitive po yung system nila. Pag may mali, hindi po tayo maka-proceed sa next step. Ayan. So, kung okay na, click natin yung photo. So, dito tayo sa download, kasi naka-edit na tayo ng photo natin sa humid ID. Punta tayo sa camera. Dito sa camera, image, camera, dito na save yung ano natin, in-edit kanina, nag-edit na tayo ng ano, ayan, yung pinaka-tab, ayan, yan na po, tinanggap na po yung ID natin na naka-edit. So, kailangan pa after that, so, pwede tayo mag-ano na din, mag-selfie daw, kailangan natin mag-selfie. So, selfie muna tayo. Mabilis ang selfie lang. Yan, camera. So, yan. Baliktad pala yung camera ko. Ito. Yan, selfie muna tayo. Sandali, yan. Selfie. Yan, pwede na to. Okay. Check lang natin. Yun, okay na, tinanggap nila. So, click lang natin yung next kung okay na lahat.
Yan, na-blue na yung next. Naka-blue yung next steps. So, yan. Click natin yung next. Iyon. So, kailangan lang natin i-check yung mga ano nila. Terms and conditions. Yan, pag-check natin ang isa, check lahat. So, pwede nyo basahin yan para malaman nyo yung mga terms and conditions nila. Pero pag hindi naman, next na kayo para makapag-proceed na kayo sa next. So, yan, daming babasahin dyan, dami-dami rin. So, ako, wala na akong babasahin dyan kasi binasa ko na yan. So, submit ko na to. Submit. Click lang natin submit kung naintindihan na natin yung mga terms and condition nila. So, ayan. So, ano kaya next nito? Sana ma-approve tayo. Click natin submit. Yun, registration complete. Thank you for registering. Please save the number below for the further future reference. So, yan yung number natin. So, screenshot natin to. Screenshot lang natin. So, guys, yan. So, medyo mahirap din pero okay naman. Natapos din natin yung tutorial. Maraming salamat po sa panonood natin. Sana sundan nyo po yung tutorial from start to the end. At paki-subscribe and like and share po sa channel natin. Thank you and God bless po sa ating lahat.